Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo iyong lahat. At sumainyo rin. Ngayong araw, ating ginagunita si Santa Cecilia, Dalaga at Martir. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito, mapait iyan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis nga ang tulad ng pulot pukyutan, ngunit nang malunokunay pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, o kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na sunsundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot na kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin.
Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamo yaong aking in an attempt to cleanse the temple from this corruption. Kinote po niya yung sabi sa aklat ni Propeta Isaias, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad na mga magnanakaw. My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Sa ating ebanghelyo ngayon, Luke, or the author of our gospel, points out the reaction of the chief priests, the scribes, and the leaders of the people. They were seeking out to put him to death. Gustong ipapatay ng mga leader ang ating Panginoong Jesus sa ating ebanghelyo. Ngunit wala silang makitang sapat na dahilan upang maisakatuparan ito. As Jesus teaches in the temple, Luke shows not a uniformity hostile, but a divided people. Ibig sabihin, yung mga leader gusto siyang ipapatay, ngunit yung mga tao ay nakikinig sa kanyang pagtuturo. Indeed, the whole people clung to him, listening. It is still only the leadership of scribes, chief priests, mga punong saserdote, and the leaders of the people that intensifies its position and indeed actively seeks to kill him. With only the smallest possible exception throughout Jerusalem account, sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay pumasok na sa Jerusalem, Luke will portray the populace as a whole as positive toward Jesus and place responsibility for his death squarely and exclusively on the leadership. Mga leader ang gustong papatay sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, pagnilayan natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, ipinagtabuyan niya. No, sa English, yung English translation itong ating ebanghelyo is, cast out those who were engaged in selling. Ipinagtabuyan niya yung mga nagtitinda sa templo. Alam po ninyo, cast out or casting out is used in exorcism. Pinagtatabuyan yung masamang espiritu. Ngayon, it suggests that the money changers sa templo are roughly equivalent to unclean spirits who profane the holy place. Ito mga nagpapalit ng pera sa templo, mga nagtitinda ng mga hayop for ritual sacrifice, ay katumbas ng mga inaalihan ng masamang espiritu. And they profane the holy place. Sinisira nila yung mga banal na lugar o hinahaluan ng masama. Alam po ninyo, nung panahon ng ating Panginoong Jesus, the temple is also inevitably center of finance. Pilgrims from abroad brought or sent their annual tax as an act of piety. Pilgrims could also purchase animals needed for sacrifice and pay other expenses. To facilitate all such transactions, currency required exchange. So kailangan nila magpalit ng pera pag sila ilang gubuwis o di kaya naman mag-aalay sa templo o di kaya naman ay bibili ng hayop para sa ritual sacrifice. Jesus could see this clearly, and many of the people would have also sensed the corruption of these practices. Though they needed to purchase animals for the ritual sacrifice and Passover meal. Kasi, nagtungo ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, sa ebanghelyo natin ngayon, para dumalo sa Passover meal. Many of them were most likely disturbed by this abuse.
Therefore, as Jesus spoke with fervor and condemnation, it angered those who were responsible for the corruption, but left the people with consolation. Hence, they were hanging or they were clinging on His words. Maraming nakikinig sa ating Panginoong Jesus sa mga tao. And it was consoling to listen to Him. The gospel is always consoling for those who are open to it. It leads them to hang on every word that is spoken. It refreshes and invigorates, clarifies and motivates. Usually, when we think of the words of mercy to the sinners and compassion for those who are struggling, but sometimes the pure gospel message from our Lord firstly attack sin and evil. And though this may be shocking to the evildoers, but to those who have pure faith, these words also refresh and strengthen. Today, sa ating kapanahunan, we need full gospel message. Many need to hear Jesus' gentle invitation to conversion by which their heavy burdens are lifted. But many others need to hear His firm words of condemnation. Kailangan marinig natin yung paalaala ng ating Panginoong Jesus na masama ang ating ginagawa. Alam po ninyo yun, yung harap-harapan kang sinasabihan. Masama ang iyong ginagawa. Pero are we willing to listen to these words? Handa ba tayong makinig sa mga salitang masakit para sa atin? But eventually, it is for our own good. And the church as a whole needs both of these messages. Sa ating kasalukuyang panahon, kailangan natin ng mga taong handang magsalita laban sa kasamaan, and even in our church, to be proclaimed, if we are to fully participate in the apostolic ministry of our Lord, then we must listen to His words. We must hang on every word that is spoken by our Lord. Ngayon, magnilay tayo mga kapatid. In our present age, what are the corruptions that need to be corrected? Do we really hang on the words of Jesus? Ito ba talaga ang mga salita ng ating Panginoong Jesus? Ay handa ba tayong magbago? Kaya bang baguhin ang ating puso at kalooban sa mga salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesus? Willing ba tayong makipag-participate on His apostolic ministry? Mga kapatid, hang on to these holy words of God's prophet today. Manatili tayo doon sa mga salita and let us support those who are proclaiming the truth so that we may be able to participate in the mission of the Lord. Trabaho ng Diyos na to chastise, to discipline, but we are also called to participate that mission. Kasama tayo, kabahagi tayong lahat. Kaya mga kapatid, pag nilayan natin ito, mga salitang ito ng ating Panginoong Jesus, na yung mga tao handang makinig sa Kanya, handa ba tayong makinig sa Kanya? O nakikinig ba talaga tayo sa Kanya? Lalong-lalo na sa pagdalo natin sa mga misa. Naway maging paalaala sa ating lahat ang karanasang ito ng ating Panginoong Jesus. Gusto siyang ipapatay ng mga tao, ng mga pinuno, ng mga leaders. But the people were listening to Him.
kaya wala silang makitang dahilan para ipapatay siya. Let us always hang on the words of Jesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa ngayong ang iyong martir na si San Cecilia ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahain ito katulad ng minamahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa ngayong aming kagalakan na si San Cecilia ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit na siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siya nagmulat sa bulak sa kilayay ng palakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, nakabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami. Kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa kaya paan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindat matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya? Mo ang aking tawag at sa aking maawat maba. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagpagdaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikatlo, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ikalabindalawa ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ikatlo ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikaapat, halin at makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumulo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa darating na December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary sa Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mitoy Yonting and the Driver's Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa. Bilhin ang inyong tiket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ikalima, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mug sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ika-anim, pansamantala pong hindi muna makadaraan sa main arch entrance ang mga tao at sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious article. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at makadasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya.
Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahinig.